Hi guys, dear Verans. Samahan niyo ako ngayong araw sa aking trabaho. Mag-hiking tayo punta sa may water source. Naghahanap tayo bali ng water source. Ang gagawin natin ngayon, susukatin natin yung distansya mula sa may water source papunta sa may proposed natin na paglalagyan ng water tank. Ang gagamitin ko ngayon para sa pagsusukat ng distansya mula sa may water source papunta sa ating reservoir o paglalagyan o water tank ay itong syempre simple lang, cellphone lang, tapos GPS. Ang gamit kong application nga pala ay Backcountry. Ito na kasi yung nakasanayan kong gamitin na application, tapos libre lang siya. Meron kang update pero di ko na siya na-update kasi nga may bayad. Pero as is pa lang sa may free version niya, malaki na ang tulong na nagagawa niya sa akin. Ito yung like kong ginagamit pagka nag-tracking ako. Mga site sa Matuginaw, tapos para alam ko kung saan ako pupunta. Bawa, maliligaw man ako, alam ko kung paano mag-backtrack. Ayun, tapos ilalagay ko lang siya dito. Yan. Para naka-on lang siya palagi, tapos naka-tracker lang ako palagi. Lalagay ko lang siya sa may braso ko, tapos ayun, hayaan ko lang siya. Siyempre, medyo video-video rin tayo ng konti para ma-document natin kung paano at kung saan, anong itsura ng lugar na pupuntahan natin. Kasi concern natin, posible, ang source natin ay nasa kabilang bundok kasi baka magkaroon ng mga sudden dips natin, tapos increase na elevation, baka magkaroon ng water air clog sa mga tubo na ilalagay natin. Kaya, ayun, document natin para noted natin kumbaga. Sige, samahan niyo na ako. From San Nicolas to Ligarao. Manila water. Tapos namin ang lawasan. Ito pa yung engineer, hindi na pahawas. Ang tama mo na pag-inisugan si Malaisi, pag-inisugan si Malaisi. Abisig na. Mabilis na lakad. Kailangan makabalik bago magtanghalian eh. Iba naman yung dinaanan dati. Ay, sa kabilang source pala yun. Mali yung chinelas ko, pang ano to. Hindi pang lumot to eh. Lugi. Mahirap mamundok ng puyat. Practice pa lang to. Iikot pa kaya tayo. May dalawang daan. Hindi naman alam ko saan ang direction. Hintayin natin si Mangkulis. Ay, si Mangkulis ko ano na ito? May hindi siyang ano na? Jadi, aku pun hina dah. Lele lele lele. Hei, kamu mau tau? Hei, macam mana? Kau tangguh malam. Kau tangguh dia. Kenapa sepi sepi? Kalau ganti hari sini kau bisa aduh di sini. Ya, Rika, dia cocok sana Isidro.
Magos ka na. Uy, saan na si Drumman nini? Ato dito. Huwag yan nga. Di sa usan na tayo. Okay. Ay, ang delikado. Kaya isa ni si Drumman ito. Huwag dyan ito patarabukan. Hindi na ito. Hindi na wala. Pamarikuan? Hindi. Pamingin mo. Hindi na ba ito, sir? Ayun ka? Hoy! Mali. Ato wala. Wala. Ayun to, nag-eco lang pala. Adi ngayon. Zaitun! Hindi ka tayo galing kanina. Sa gilid tayo dumaan kasi masyado madulas. Ayun, may tubig nga. May ilalim na. May kuweba sa ilalim. Pag idinam mo dito, Apple, sa gilid, bawal dito. Lamig. Ayun. Maganda. Ay, gabuli ito na gasto. Inako ang kamay ng dili, ikaw nagagasto. Basta daw mo yung gasto, dili, dili. Uy, ano? Sige, sige, sige. Ay, gaman nga, di ba, baba ko. Ayaw na, di rin ako ti Karuya, basta dito na stone. Tatakpan lang natin yung kuweba dyan. Taga lang, picturean ko lang. Ang tanong natin ngayon kung baka may butas ba doon sa kabila, wala rin silbi. Pero kung ganito, walang liwanag na makita dyan, pwede na. Tapos buhusan na lang lahat dyan. Dito tayo ngayon. Yun no, si Engineer Arsing no. Apa tu dia saya bosi tu nano, anu si mano, saya bosi fresh, bosi atas mano. Katung lang yung dam natin pagka ano. Bisa lang eh, hinga na siya kada. Okay, sakto lang may dala akong spot. Papasukin natin yung kuweba. Sukatin na rin natin kung gaano siya kalayo yung pwedeng daanan. GPS naman tayo. Ika. Ano ba itong battery? Full charge yan eh. Yun lang yung spot na dala ko, sira. Flashlight tayo ngayon. Hindi makasahan yung flashlight. Bigla tayong caving eh. Kasi... Oh, maganda dito eh. Alasan! Ha? Alasan ba yan? Gago! May ahas yung lugar, sabi mo kasama natin. Pero malaki siya. Malaki yung lugar. Takot naman ang ahas sa tao. Problema, takot din tayo sa ahas. Mas pag may ahas doon sa may dulo. Ano, diretso tayo? Ganda to dito, kininis na, ibig sabihin malakas ang agos ng tubig dito.
at tumali halas. Ito. Mas pati daw ito. Ito. Aray. Adi. Nay, halas. Patay kalog. Ano ito? Alisin mo lang yun. Ito. Yeah, balik tayo kasi maaas. Hindi natin pwedeng galawin yung mga yun. Halika na. Wala ka, nakita natin. Totoo, katabi ko yung aso. Ayun mo. Oo, oh, di sila gumagalaw. Balik, balik. Masyadong maahas. Balik tayo. Ayun pa siya nato. Malaki sana siya kaso binabantayan ng mga ahas. Eh. Kaya para safe, ayaw rin natin maka-storbo sa kanila. Isiwak ka to. Isa daw ang butika. Petroleum gas. Yung exploration natin masyadong maas. Ay, sige. Di pwedeng pasukin. Base sa may natin geotag natin, may gate pala sa 30 kilometro ang distansya. Tapos ang elevation natin inabot tayo ng 370 meters above sea level. Galing tayo sa may elevation na 85 meters. Ayun, kaya medyo mataas-taas rin inakyat natin. Maiksi lang yung inakyat natin pero mataas. Kumbaga biglang akyat yung nangyari. Ayun. Ayun, dahil wala tayong harang, hanap tayo ngayon ng medyo masikip na parte. Nagsasama yung dalawang kanal niya para sukatin natin kung ano yung tawag namin kasi dun eh. Uy. Naghahati na yung tubig dito. Pwede na siguro dito. Ito na lang gamitin natin. Narasan ko na lang. Gagamitin natin. Ayun, 330 ml na bote. Sukat tayo. Up. 8 seconds. 8 seconds para mapuno ang isang 330 ml. Tapos balik ulit tayo sa may pinakabukana nung ang kuweba, kasi kukuha naman tayo ng water sample. Ibigay natin sa may natin, health officer natin. Kaya natin kung safe ba yung tubig. Okay lang na malupa yung tubig, basta Basta kung may bacteria naman yung lalabas naman talaga yan. Ito na dito. Yeah.
Ayan. Malinaw pa rin siya. Dalhin natin ito. Dalhin natin kay ano? Mano? Sige, ito na. Sige. Ayan. Mga sanduray, magtrabaho na engineer? Hali, ito kasi ano pa lang to. For proposal para sa next year. Pagpababa, ito yung masakit sa rayuma eh. Tupi-tupi ka ito, tapos ano? Ingat ka madulas. Boy. Mas nakakapagod pigilan yung pagbaba eh. Kaya mas na masakit sa tuhod. Yung mga kwago gising. Ha? Alabas ulit sa kalsada. Mislaid ako. Sakit. Balik na tayo sa poblasyon. Kung ganitong sapatos, maganda at sumaputik. Mas tubig-tubig, kasi madaling matuyo. Pero bawal siya sa mga napakakinis na mga paga nila dito, palanas. Palanas siya kay mga igang o yung mga dolomite. Yung mga makikinis na laging dinadaanan ng tubig. Kasi kahit walang lumot, dumudulas siya. Ganda, isimula sa pangit. Destruction yan eh. Kung maayos na dati pa, bakit pa aayusin, di ba? Ganun talaga yun eh. Wala na bang mahirap? Aray, masakit.